Panalangin pagpapakinabang, silaya ng pagmamahal ang mga taong pumanaw patungong kabilang buhay, ipangit pangalagahan, pananalig nilang tanaw. Magsitayo po. Sa ngala ng Ama, ang anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Mga kapatid, halina't panawagan kay Jesucristo upang aming kapatid na iwaon si Jorin ay kapkanooban niya ng Ama. Panginoong Jesucristo, sa paghahain mo ng iyong buhay para sa lahat, pinamanas mo ang pagmamalasakit at pag-ingat. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong pagdating ng pangabayan, isa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong muling pagkakuhan, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kapitan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa ng Panginoong Jesucristo ang ating kapatid na iwalo. Patawarin ang kanyang mga kasalanan at pagtubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapapangyarihan, ikaw ay maawain at mapapatawad kailanman. Sa dinumulo ko para kay Jolene na iyong tinawag ngayon upang iyong makapili. Pagundalan sa kanyang pag-asa at pananampalataya, maihatid nawa siya sa kanyang talagang bayan at magkamit ang ligayang pagmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa liturgiya ng sa pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang laban sa atin? Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang kanyang anak? Sino ang magkaharap ng sakda laban sa mga hinirang ng Diyos? Gayong ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino nga ang hahatol ng kaparusakan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling nabuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Sino ang makapag-ihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib? O ang taba? Hindi. Ang lahat ng ito'y kayang-kaya natin pagtatagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghelo, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pangitutugon, Panginoong aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ulitin po natin. Panginoon,
Dinggin mo, O Poon, ang aking dalangin. Tapat ka't matuwid, kaya ako'y dinggin. Itong iyong lingkod, huwag mo nang subukin. Batin mo ng lahat, kami ay sanarin. Tugon po. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Araw na lumipas, aking nagunita, at naaalaala ang iyong ginawa. Sa aking isip ay gumuhit na bigla, ako'y dumalangin na taas ang kamay, parang tuyong lupa ang diwa kong uhaw. Tugon po. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Nawala ng lahat ang aking pag-asa, kaya naman Poon, ako'y dinggin mo na. Ako ay umasa sa iyo nagtiwala, na kung umuumagay ipagugunita, yaong pag-ibig mo na lubhang dakila. Tugon po. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Ikaw aking Diyos, ako ay turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Tugon po. Panginoon, aking mahal, panalangin ko'y pakinggan. Magsitayo po ang lahat para sa mabuting balita. Mabubuhay kailanman ang manalig sa hinirang na manunubos ng tanan. Aleluya, aleluya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda kayo ng matitirhan. Kapag naroroon na ako at ipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo po. Tayo po ngayon ay nagkakatipon, hindi para atin pong pag-usapan si Jolin, kundi para siya ay ating ipagdasal. Kaya yung ating pong misa ay talagang ating pong inialay para sa Kanya. At tilingin natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga panalangin, ang mga kasalanan ni Jolin ay mapatawad. Maari po kasing mayroon siyang mga mabibigat na kasalanan na nagawa at siya'y nabubuhay pa dala ng kanyang kahinaan bilang tao. Walang perfectong tao. Lahat ay nagkakamali. Kaya tulungan natin si Jolin. Wala na siyang magagawa pa sapagkat siya ay isa ng malamig na bangkay. Pero sa tulong natin sa pamamagitan ng ating mga panalangin, mapapatawad ng Diyos ang kanyang mga kasalanan. At kapag napatawad na ng Diyos ang kanyang mga kasalanan, maaari na po siyang mapapasok sa langit. Sabi nga sa ating mabuting balita, "Sa bahay ng ating ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, ay sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag may paghanda ko na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko." Maliwanag sa ating mabuting balita, sinabi ni Jesus na ang bawat isa sa atin ay ikinaghanda niya ng matitirhan sa langit. Kasama na po si Jolin. Kaya mararating ito ni Jolin kung tahanan na inihanda ng ating Panginoon para sa kanya sa tulong ng ating mga dasal. Kaya patuloy po natin siyang ipagdasal. Ang ating pong suggestion sa pamilya, kapag ka po mayroong mga nakikiramay, palagi po ninyong sabihin na ipagdasal si Jolin. Maganda din po kung mayroon po magbibigay ng bulaklak, ay maganda yung mascard na lang. Yun yung mascard doon, nag-iisa lang doon. Marami na rin ang bulaklak, mas kailangan ni Jolin yung mascard kasi yan ay mga misa, mga dasal
para sa kanya. So kung yun po ay mapuno doon, mas maganda para sa ganun ay marami ang panalangin na makatulong para kayo. So yan po ang inyong magandang gabi. So patuloy lang po ang ating pagdarasal kay Jolin sa inyong kalumbayan, sa inyong pagdadalamhin, sa pagtulong ng inyong mga luha sa pagkamatay ni Jolin. Nakipan natin ito ng dasal, panalang para talagang makarating kay Jolin ang ating pagmamahal sa kanya. So yan lang ang ating pong gustong ipaalala at ibahagi sa pamilya at sa inyong lahat. Pagdasal si Jolin. Ngayon na po, ating ipagpatuloy, mga kapatid, ang ating panalangin ng buong pananalig sa Diyos Amang Makapangyarihan. Biluhan niyang muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Ang itutugon po natin, Amang Makapangyarihan, kami ay iyong kaawaan. Pakiulit po ninyo. Amang Makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Noong binyaga ng ating kapatid na si Joylene, sa kanya'y ipinulang binhi ng buhay na walang hanggan. Naway umani ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Inalangin natin siya sa poong ng kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod lawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Inalangin natin sila sa poong ng kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na narito, ang mga nagdadalamhati at nalulumbay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Inalangin natin sila sa buong may kapal. Kapangyarihan, kami iyong kaawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak at pinagkakautangan ng loob. Inalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Ama naming mapagkalinga, pagkaloob mo sa lahat na ipagkaisa kay Kristo, ang muling pagkabuhay sa piling mo, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa liturgya. Kapuri-puri ka, Diyos, Amang lumikha sa sandiputan sa iyong kagandahan o narito ang aming maitaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawang tinapay nito para maging pagkain nagbibigay buhay. Kapuri-puri ako ngay kapal na iyon at kailan. Kapuri-puri ka Diyos sa mga lubit ka sa sanlibutan sa kagandahan loob narito ang aming mahihalap mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawang anak nito para maging inuming nagbibigay ngayong Espiritu. Kapuri-puri ako ngay kapal na iyon at kailanman. Nandalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ang nagkaginawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sabayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa aming paghahain ngayon para kay Joylene, iniluluhog namin kanya nawang makaharap sa paghukom ang iyong mga awayang anak na siyang nilipis na may habag. Makundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaasan namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Malapat at siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat, na ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisilay ang muli niyang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin ay lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatayan ay lilipas ditong aming wakas. Sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan, kami ngayon ay namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga upo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kitaasan.
pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaas. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inuwa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas na naman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak at inialing namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay umirapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasanusano sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ningapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Mario Hubert na aming ubispong tagapangasiwa at ang tanang kaparian. Alalahanin mo si Joylene at inawagong mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon siya'y pumanaw, naway, makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Manipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Joylene, sama-sama nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salang. Bigyan mo kami ngayon ang aming katanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahin tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Piling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis